Intro, let's go. So, meron tayong ano ngayon mga kapatid, bagong project. Rusigala 125. So, right, matagal kasi tayong walang vlog. So, ngayon na lang ulit tayo nakapag-content. At, ayan siya. Actually, nakalas ko na yan. Ang plano ko dito is restoration. Ayan po siya. Kinalas ko na. Kinalansay ko na yung motor natin. So, tignan nyo. Plano kasi ano eh, linisin ko yung buong motor. Tapos ire-repaint ko kasi itong ano niya. Mga fairings niya. Kasi hindi na maganda yung paint. Tapos, ayan. Boom. Kalansay. Kalansay is life, you know. Alright. Rusigala 125. So, ayan siya. Actually, na-service na to eh. Kasi nung dumating to dito. Galing kasi itong Baguio sa AirPods ko. Hindi ayaw nang umandar. So, bigla daw tumigil. So, yung naging problem is dito. So, nagpalit kami ng timing chain tsaka ng timing, anong tawag dito? Guide. Timing chain tsaka guide na yung napalitan dito sa Rusigala natin. So, dito ko na yun pinaayos. Ito sa kilala kong ano, mekaniko. So, buti na lang. Dito lang sa kapitbahay namin. So, tinulak lang namin itong motor. Kasi nga ayaw niyang umandar. So, yun pala. Kumalas na yung timing chain niya. Diba? So, nagpalit namin timing chain kasi maluwag na. So, palitin. Kasi itong Rusigala na to, 2015 model siya eh. So, medyo matagal na rin. So, sa tingin ko hindi pa to napalitan since binili. Diba? Tsaka, kung titignan nyo, kaya hinubaran ko na rin siya. Ayan, gusto ko na rin linisin at i-repaint. Para kasi, kung titignan nyo, ayan o, medyo makalakalawang na kasi siya. Para ano naman, maging presentable naman yung motor natin, diba? So, ang plano ko dito is stance natin siya. Stance. So, lowered ang plano natin dito. So, doon sa harap, in-adjust ko na. Tapos sa likod, nagpalit ako ng shocks. Ayan. Bumili ako ng shocks na mas medyo mababa siya. Meron dyan yung mas maikli pa dyan eh, yung pang stance. Pero yun nga lang, medyo ano na yun eh. Sagad na talaga yun. So medyo mahirapan na tayong gamitin yung motor. Kasi itong shocks ko na to, nung ginamit ko to, saktong humps lang, sumasayad na yung gitna eh. Sumasayad na yung bandang, anong tawag dito? Yung sa may center stand niya. Sumasadsad na ako doon. So, buti na lang, ito yung kinuha ko. So, masakit pala sa ulo pag yung sobrang liit shocks yung kinuha ko. Ayan, tas yan, kakapalit ko ng gulong natin. 80, 90 by 14. Itong goma natin, pinalitan ko. Tapos yung harap, hindi ko pa pinalitan. So, medyo makapal pa naman. So, ang plano ko dito is pang city-city ko lang. Diba? So, pang service ko lang siya dito. Ayan, tapos, nilinisin ko na rin yung carburetor niya. Ayun o, kasi kung titignan nyo, ang dumi na rin ng carb niya. Ayan, nakita ba dyan? Ayun o. Yun. Kita nyo yun? Ang dumi, diba? Yan, kaya naisipan ko na rin siyang kalasin. Kasi nga, rin naman akong ginagawa. Then, nalinis ko na rin yung ano na ito eh, spark plug niya eh. So, meron ako ditong ano, separate video kung paano maglinis ng ano, spark plug. Diba? So, para at least, pwede nyo siyang gawin kahit nasa bahay lang kayo. So, DIY lang yung ginawa ko dito. Diba? So, madali lang naman. Kaya lang naman. Ano naman dito. Madali lang. Yung nagpaplano na ano, tawag dito, maghubad na motor nila, gagawin yung ganito. So, I advise, bigyan nyo to ng oras. Siguro 2 to 3 days bago nyo to matatapos pag magre-repaint kayo ng buong fairings. Kasi nga, hindi naman mahirap magbaklas. Yun nga lang, syempre. Kasi lilinisin mo pa yan. Ayan, oh, madumi kasi siya. Tatanggal-tanggalin mo pa yung mga yan. So, medyo kakain siya ng oras sa paglilinis. Siguro, isang araw or kalahating araw yan.
Diba? Tapos yung pagre-repaint, syempre, lilihain mo pa yun eh. Diba? Para kuminis ulit siya. So, siguro mga around buong araw for repaint lang din. Diba? So, tapos, kung hindi kayo, wag nyo tong babak, wag kayong magkakalas ng ganito pag wala kayong extrang motor. Tapos, wala kayong other service kasi hindi nyo siya magagamit. Kasi, syempre, uhulihin kayo dyan sa labas pag ganito itsura ng motor nyo. Diba? So, arahin ka ng, ano, ng enforcer. So, wag nyo siyang kakalasin. Pag wala kang extrang motor, kung isa lang yung motor mo, tapos pag wala kang oras. Diba? So, kasi ito kakain to ng oras. Diba? Gusto nyo siyang parang general cleaning, kumbaga. Kakain niya ng oras. Diba? So, syempre, kung kinalas mo yung ganyan, no choice ka, tapos may bigla kang pupuntahan, wala kang ibang motor. Yari ka. Diba? Sa akin kasi, ito, extra ko lang to. Hindi ko naman ito masyadong nagagamit. Diba? So, sasakyan pa rin kasi yung service natin. Ayan. Kaso nga lang naka-porcelain, tapos itong isa nandiyan sa labas. Diba? So yung rouser natin na RS200 wala na, tapos yung mga Dio natin wala na rin. So pinagbebenta ko na siya. Yung RS200 binenta ko kasi di ko na talaga siya nagagamit. As in, so wala na, drain na yung, anong tawag dito, paubos na yung battery niya, pasira na kasi nga hindi ko naman siya nagagamit. Kasi hindi naman talaga ako rider na hobby mag motor ng magmotor, 'di ba? So kaya ang ginawa ko, binenta ko na lang. Tapos ito extrang motor kasi ito dun sa airpads namin do sa Baguio, kaya inuwi ko na lang. Pero at least kung may mabilisang pupuntahan, ito na lang yung gagamitin ko, 'di ba? So ayun, then tips lang sa pagkakalas ng ganito, kung hindi kayo sigurado, maganda picturean nyo muna yung kakalasin nyo bago nyo tanggalin. Diba? Kasi mahirap pag hindi nyo siya naibalik. Madali magkalas eh, pero mahirap magbalik. Diba? So, other tips din, yung mga screw ng fairings na ganyan. So, ilagay nyo siya sa isang lalagyan. So, ako meron akong kumuha plastic bottle. So, para at least lahat ng screw ng fairings, dun ko ilalagay. Tapos, yung mga other screw, ibang screw, ito, titingnan nyo sa akin. Para hindi na ako magtabi ng magtabi, kung pwede kong ibalik, balik ko na lang. Ayan o. Para hindi na mawala. Ayan o. Hindi ko na sila tinanggal. Di ba? Ayan o. Binalik ko na lang dyan. So, kasi mahirap pag nagkalas ka ng nagkalas ng mga screw tsaka nut, tas hindi mo na malaman kung saan siya. Diba? So, tendency, malilito at malilito ka talaga. Diba? So, yun, plano kasi, ayan o, titignan nyo, general cleaning tayo, puro putik-putik kasi siya. Ayan o, ang dungis, diba? So, ano natin to, new project po natin, Rusigala. So, gagawin natin general cleaning. So, lilinisin ko din dito yung part para medyo guminhawa yung takbo niya. So, update ko kayo dito sa mga susunod na kabanata pagkatapos natin tong ano. Pagkatapos na natin tong project natin. So, ang plano ko dito, yung kulay ng mags ko is ano eh. Plano ko i-gold or black eh. Kasi yung fairings ko gagawin kong matte black. Tas itong gulong, it's either matte black or gold. So, kayo ba mga paps, anong advice nyo, sa tingin nyo, anong maganda dyan? Hindi ko alam eh. Kayo, advice. Comment nyo nga mga tol, kung ano magandang kulay dyan, diba? So, yun lang. So, pag nagbaklas kayo ng ganito, maganda, linisin nyo na lahat. Diba? So, ako, tinigil ko muna yung, ano, so, vinlog ko na lang muna. Kasi nga, ayun, nasugat ako yun. Nadali. natusok ko ng ano eh, screwdriver eh. Diba? So bukas ko na lang siya itutuloy. Diba? So yun lang. So ayan, bigyan ko na lang kayo ng update pag natapos na natin tong new project natin, tong Rusigala natin. So stance tayo, syempre lowered is life tayo eh. Diba? Ayan, titignan nyo kotse natin. Syempre kotse natin lowered, motor natin lowered. Tignan nyo tong aso ko, tulog. Lower din yan. Ambul. So, ano tayo mga tol? Lower is life tayo, syempre. Stance, diba? So, siguro yung ano,
yung sidings, hindi ko nag-iisip pa ako kung papalitan ko siya or ire-retain ko na stock eh. Kasi since stance naman ang habol ko, hindi ko naman kailangan magpatakbo ng mabilis eh. Diba? Normally kasi since city lang gagamitin. Unless ilo-long dive ko siya, pwede. Depende. So, siguro, pag tagal, pag naisipan kong gamitin ng ano, ng long ride, siguro pwede ako mag upgrade ng sidings pang gilid. Diba? Pero for the meantime, ito muna. So, all stock muna tayo. Kasi for service lang naman natin. Diba? So, yun, mga tol. So, bye-byean nyo yung ano natin. Rusigala restoration natin. Diba? So, DIY lang. So, huwag kayo matatakot mag-DIY to. Lakasan lang yan ang loob. Diba? So, yun lang. Alright.